Kasi, so, andito na yung pangako ko sa inyo na mag-tutorial tayo ngayon ng basic lang po sa taekwondo. So, pagpasensyahan nyo na po, hindi po ako magtuturo ng hanggang punch lang po tayo, yung turo natin. Bago po tayo magturo ng ating taekwondo basic, mag-exercise muna tayo para hindi tayo mabigla sa ating gagawin. So, actually, gagawa lang po ako ng exhibition dito. Yeah! Joke lang mga beshi. So, shoutout po sa lahat ng mga friends ko dyan na laging sumusuporta sa akin. Thank you so much po sa lahat po ng mga tulong at pagmamahal nyo sa akin. Sa aking mga friends, family, and others. Masaya lang ako mga beshi kasi nagawa din namin yung pagla-live. Nung raffle, hindi namin nagawa to. So, ngayon, nagawa po namin. So, ngayon, mag-umpisa muna tayo, mag-exercise muna tayo para dun sa ating gagawing basic taekwondo. So, music please. Music please. So, mag-ano muna tayo? Warm up ba? Sa Bisaya ba? Mag-ano muna? Mag-unat-unat, Danay. Okay, mga beshi. So, antabayanan niyo po si Nino ni Elaine. We'll be right back.
tayo lagi. Pag iniingal po kayo, kailangan, kasi kahit basic po siya, nakakahingal po mga beshi. So, inom po tayo ng water. Okay mga beshi. So, so mga beshi, ang aking ituturo ngayon sa inyo ay sa punch lang muna. Susunod na naman po yung mga kick natin, yung mga sa mga high ano natin, sa paa natin. So ang ituturo muna, ituturo ko po muna sa inyo yung about po sa pagsuntok or yung pag self defense ng kalaban. So actually basic lang po ito. Ang mangyayari po, punch po siya ng sana po yung aking nawala. Yung papel ko. So, syempre mga beshi, sa punch tayo, front stance, high punch, and yung high block natin, strike po tayo sa strike. So, okay? Walang may nakaano saan. Ay mga beshi, sa FB page ko, tsaka sa YouTube channel ko po, subaybayan niyo po ako. May mga iba't ibang ano po ako sa channel ko. May malungkot, may masaya. So, paki-subscribe po sa mga bago po sa aking channel. And then, sana po, supportahan niyo po ako lagi. Subaybayan niyo po yung aking mga videos. So, hiningal po ako sa basic pa lang na ano, no, no warm up. So, dito na po tayo sa basic ng ating gagawin. So, lagi nyo tatandaan para bago po ano, kasi mataba po ako. So, kailangan pong medyo i-form din natin ang katawan natin. So, pag machabi tayo, mayroon tayong tummy, kailangan ito, hindi po ito magkaroon ng tummy. Dapat small tummy lang. So, kailangan ma-maintain nyo po ito. So, tayo kasi mga chubby, minsan, magkakamali kayo, mawawalan tayo ng figure mga girls. So, kailangan po, madadaan po natin sa exercise, lalong-lalo na po itong ating ano. Ito po kasi, ang turo ko sa inyo para sa self-defense, para kahit pa paano, magabihan po kayo sa daan mga girls. Meron pa tayong panglaban sa mga, kahit pa paano, makaiwas po tayo sa mga masasamang tao. Okay? So, una po tayo sa position. Kailangan po, pag nag-position kayo, pag nag-start kayo, may ano kayo, kaaway kayo, kailangan ito po mas matibay. So, matibay po dapat ito. So, ang gagawin nyo po, pag ano, may kalaban kayo, kung ito po ay ano ha, ito po ay remarks na talagang magkaharap kayo, ganito po yung punch dyan. So, ganyan. Tapos, balik. Tapos, ganyan. So, ganun lang mismo. So, pwede nating, ano, yung sabay. Parang exercise na rin. Pampalakas ng ating mga bones. No? So, kailangan po, itong paa natin, medyo matibay po ito. Matibay po ito. So, kailangan po, malakas po tayo. Okay, mga beshi? So, Hoy, napapagod ako. Wala akong ginagawa. So, napapagod muna yung kamay ko. So, kunting ano muna. Kunting warm up muna. So, okay. Ready? Number one, figure. Stand. Yung inyong position. Up. Yan. So, like that. Okay? So, ganyan lang po ang ating ano, unang ano natin. Punch muna. Tapos, ito yung step one natin, okay? Number one nating gagawin sa ating basic taekwondo. So, one, hu, okay? So, number one. So, kailangan, malakas po tayo. Okay. Kailangan medyo bigyan ng pwersa at para yung ating din pawis eh medyo pwedeng tumagas pa ang ating mga pawis, okay? Okay?
Step 1. 1, 2, okay? So, tanong lang, pag hinihingal kayo, medyo relax agad. So, pag napawiano kayo, hinihingal kayo, so gaganon muna kayo. And then exhale muna kayo. And then exhale muna, okay? So, yan. So, sa ano na tayo? Pangalawa na po tayo ang step. Pangalawa na step na natin. Lagi po tatandaan, ang ating mga punch, ganun po yan. So, kailangan nakaganyan, straight po yan. So, ganyan yung mga pare, oh, mga besyo, ganyan. So, ganyan. Ganyan. So, yan ang form po ng, so, nakita niyo po yung muscle ko. Hindi, sa pag-ano yan, sa pagsagwan yan, kaya malaki pong muscle ko. So, nagsasagwan po kasi ako dati. Nagbabangka po ako, kaya malaki po yung braso ko. Kumakain po ako ng itlog na marami. Itlog na... mga beshe, kumakain kasi ako ng itlog na marami, kaya ganon. So, number one, ulit. Okay? So, kailangan, kung may kalaban ka, pwede mo siyang gagawin na pag ganon, pag side. Pag kinalaban ka niya, kailangan matuto kang umilag. So, kung dito ka, ang kalaban mo, sumuntok sa'yo, o tinadyakan ka ng kalaban mo, so, gaganyanin mo lang. Uno. Nakaganon ang paa mo. Kailangan nakaganon po. Lakas yan. Lakas. Lakas. Malakas. So, kailangan, ang pictus mo sa mga kalaban mo, ganun talaga, malakas. Para medyo may, pag ganun mo sa kanya, pwede mo siyang tadyakan na ganun. Okay, mga beshi? So, yan po yung aking turo sa inyo. So, basic lang po ito. Sa mga lalaki, pwede nyo naman pong gawin to kung ano. Pero po, please lang, huwag nyo gawin sa hindi nyo kalaban. Tsaka, ito po, pang self-defense lang po ito natin, no? Pag self-defense lang po natin. Sorry mga guys. Hinihingal ako. Guys. So, inom po tayo ulit ng water. So, mga beshi, pag hinihingal kayo, pwede po position. Medyo itong turo ko sa inyo, hindi po ito beshi laro, mga bata na nanonood, hindi po ito laro. Self-defense po ito kung meron po tayong masasagupa sa daan or merong biglang susugod sa'yo, okay? So, kung biglang may sumugod sa'yo, bigla kang tinadya ka na ganon, malakas na ganon, pwede mong gamitan lang ng iganon mo yung paa niya, pwede mo siyang i-punch mo siyang ganon. Dito siya tatama, okay? So, pag na ganon ka, bigla kang sinugod ng kalaban mo, kahit po sa ano ha. So, ito ang turo sa inyo una, diba? Yan. Ito, gamitin nyo lang po ito sa pang self-defense. Hindi po sa panununtok kahit wala po kayong kaaway. So, ito, self-defense po ito. So, mangyayari po, one, hu, okay? So, pangalawa, hu. Dapat ang lakas po ng pag-ganon nyo, hampas nyo. Kasi kung hindi po malakas, ang sipa niya, kawawa ka. So, kailangan matuto kang magdepensa sa sarili mo. So, pwede natin kalaban, kung ang kalaban mo, maiksi lang, parehas sa akin, maiksi lang ako, bawa, sumugod ako sa'yo. Wala kasi akong ano, ayaw ng mga anak ko, nahihiya sila eh. So, ang gagawin mo, ito lang, iwas ka lang. Ganon. Step lang yan. Pag umiiwas ka, kailangan, parang sayaw yan eh. Nakaganon ka. Ganon. Pero yung kamay mo, nakaganon. Nakaganon. Tapos ang katawan mo, dapat umiiwas. Okay? So number one. 1, 2, 3, 4. So balik tayo. Sa pangalawa. Okay. So, sa pangatlo naman tayo. Sa taas naman tayo. Pag sinampal ka o sinuntok ka ng kalaban mo. So, ang gagawin mo, iwas, pati yung ano mo,
iwas mo yon. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. O ganon. So, pag sinuntok ka niya na ganon, gaganyan ka lang sa salang mo. Sa salang mo to, pero kailangan itong mga braso nyo, kailangan matibay po ito. Hindi po dapat malambot. Kasi, kung hindi po ito matibay, talo tayo ng kalaban natin. Okay, mga beshi? So, ito ang tinuturo ko sa inyo. Huwag niyo po gawin to sa mga asawa niyo. Parang awan niyo na, baka makalaban ako. Ito pong turo ko sa inyo, mga beshi. Para lang po to sa kalaban. Hindi po to sa mga asawa, please. Baka mamaya, isisi niya sa akin. Tinuruan ako ni beshi kasi... Sorry, beshi. Itong tinuturo ko po sa inyo, para po ito sa self-defense. Halimbawa po, meron po kayong nakaharap na mga snatcher. Okay? Snatcher siya. So, haharangan ka niya dito. Tatanggalin ang kwintas mo. So, pag hawak niya ng ganon, pwede mo siyang hawakan ng bigla. Pwede mo siya, pag hawak mo ng bigla, sipay mo agad. Ganon mo agad. Okay, mga beshi? Yung self-defense na yan, para lang po yan sa mga magnanakaw, para lang po yan sa mga kaaway natin. Hindi po yan para sa mga asawa natin at sa mga anak natin. Hindi po. Para lang po sa kaaway natin. Okay, mga beshi? So, itong aking tinuturo, next week naman, bibigyan ko kayo ng basic naman para naman sa mga higher kick. So, di ba? Kailangan matuto tayo magsipa. Okay? So, kailangan, yung ito natin, yung form natin, kailangan, mano to. Kasi pag sinipa din to, kaya kang patumbahin ito pag hindi ka marunong umilag. Okay? So, tatlo pa lang naturo ko sa inyo. Apat na. Hindi nagbilang si Beshi. So, number one step is 1, punch, 2, 3, 4. So, number 2 na, turo. Number 2, yung mayroon kang kaaway. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, number 3, tama, number 3 na, Jirijin. Number 3 is 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, number 3 yan. So, ang number 4 natin, kung bigla kang sinabunutan ng kalaban mo, sasabunutan ka. Okay? Sasabunutan ka ng kalaban mo o babatukan ka. Ito ay tawag sa high black punch. So, iba black punch natin yung ating kaaway. So, number 4. Number 4. Yan. Okay. Ulit. Maiksi kasi ako mga beshi kayo, matangkad kayo. Kung matangkad kayo, so mahaba yung mga gawas nyo. Ako kasi maiksi. So yan, hang number 4. For example, sinapunutan ka niya, no? So pwede mo siyang, ganyan lang hangwahin dyan. So pagkasapunot sa'yo, hawakan mo siya sa kamay, bigla mo lang siyang, pwede mo pilipitin ang kamay niya. Okay? So, huwag mong hayaan na saktan ka na wala ka namang kasalanan. Okay? So, yan lang po ang ating ano. 1, 2, 3. Oo. May natutunan kayo? 4 step pa lang yan. So, 4 step pa lang yan. So, hindi natin siya, kasi hinihingal din talaga ako pag mga ganitong ano yung tinuturo ko. Kahit sa mga anak ko. Kahit sa arnis, nag-arnis kami mag-iina. Sa susunod, arnis naman. Pero ito, tatapusin natin hanggang sa pagsipa, hanggang sa ano. So, mga beshi, lagi nyo lang ako subaybayan kasi marami po akong bibigay sa inyo ng mga tips para po sa ating pangaraw-araw, sa ating mga pangailangan at sa ating kaligtasan. So, ito, self-defense po ito. So, apat lang po ang ituturo ko sa inyo. Kasi si beshi nyo, sobrang pawis na. Sa totoo lang. So, i-ano natin sa music, para may music ang ating ano. So, mga beshi, hi sa nag-live, si PB,
Phoebe, walang audio daw. Oh. Walang audio daw. Wala akong audio. So, ito. Hindi yan. Ate, wala daw akong audio. Ilang po yung mga walang audio daw. Naririnig niyo ako? Sampak mo na rin dito yung headset. Para magamit yung headset. Ito ba mic niya? Opo. Hi? Hello? Sige mo na. Hindi niya ako naririnig. Sabi mo ito mo? Sorry. Kala niya sa pressure. Naririnig niya ako? Hindi ako naririnig. Sobra pawis ko. So mga beshi, pag yan ang ginawa nyo, every ano, live pa ako dito na. So mga beshi, tingnan yung pawis ko. So, actually mataba ako, chubby ako. Pero kailangan po i-maintain ko yung figure ko kasi ayoko rin po na maging small. Sa hanggang medium lang tayo kasi hindi kaya ng powers pag small talaga ako. Kasi nga, yung aking... ang aking energy, marami po akong obligation sa bahay, obligation sa opisina. So, kailangan po, ang maintain ko pa rin yung health ko. So, ito po, kunting kilos ko lang. So, papawisan na ako siya ng bonggang-bongga. Ito, ang taekwondo na alam ko, sinishare ko lang po sa inyo para po at least meron po kayong kaalaman po sa ating, self-defense. So, para po ito sa mga babaeng umuwi ng gabi, para at least, di ba, kahit papano, matututo po kayo para ipagtanggol ang inyong sarili. So, pasensya na po sa, ano, sa YouTube, kasi medyo nagkaroon na naman ng technical error. So, pasensya na, hindi daw ako naririnig. So, yan, sana sa raffle natin, okay na to. Marinig na. Sana sa raffle natin, magiging okay na siya. Anak, ano okay na to? Hindi ko po alam. Labor na po, di narinig. Oh, hindi daw naririnig eh. So, hindi siya. Pwedeng mag-live ka para makita, marinig niya. Bili ka na lang ng mic. Oo, na wireless. Okay mga beshi, so pwede naman natin siyang ano, pwede naman natin siyang isave. So, yung ginawa ko, isisave natin para pwede nang pwede naman na i-ano ng mga fans natin. Okay? So, actually... Meron naman dito. Okay. So, mga beshi, ipo-finalize natin with music ang aking tinuro sa inyo. Kasi masarap mag-exercise na may music. Exercise siya, pero may learn ka na natutunan. Basta lagi mong tatandaan. Sa susunod, ituturo ko sa inyo yung mga Tiger's Claw. Ibig sabihin, ito, medyo mahirap na po ito na, ano. Basta lagi matatandaan. Sa susunod, ito. Sorry mga beshi. Bibigyan ko kayo ng idea. May mga Tiger's Claw ako. Yung mga ankh. Ito siya ginagamit sa mga kalaban na talagang mahirap siyang, mahirap kang makawala sa kanya. So, kailangan, pag nagturo ako, meron akong kasama. Kasi yung mga anak ko nahihiya. Kailangan talaga, pag kumilos ako, may kasama ako. And then, maayos. So, tinesting din namin ang YouTube natin, YouTube channel, para sa ating gagawing raffle sa November. So, meron na namang technical error. So, ayusin muna namin lahat. So, buti may FB page ako. Thank you so much sa lahat ng mga, lahat ng nanood. Thank you so much po sa inyo. Maraming salamat. So, ito, ipa-finalize na natin with music. Achi, music please, anak. Kasi mga anak ko mahiyain eh. So, ano eh, talagang ano. Achi, music please.
Take care, do fitness. Woo!